na Mr. Universe. Ibinigay ito ni Miss Universe Organization President Paula Sugart bilang token dahil sa malaking ambag ni Singson, kaya naisakatuparan ang beauty pageant sa Pilipinas. Naging kapansin-pansin din ang iba't ibang cheer ng mga nanood sa coronation. May mga nagsuot ng watawat, malalaking sombrero na may makukulay na palamuti, at may mga gumaya sa Miss Universe candidates. Napilitan kanilang nabiling wholesale tickets ang scalpers sa last minute ng pageant schedule. May pageant fan naman na nasayang ang ticket na nagkakahalaga ng 25,000 pesos dahil na late sa pagdating sa MOA Arena. Ang balitang yan natin po sa inyo ng Bicol Periodico in the service of Bicolanos Worldwide. At yan ang oras-oras sa pagbabalita, manatiling makantabay para sa mga pinakasariwang impormasyon mula sa News and Information Center. Ito po si Rodrigo Di Cuatro, nagbabalita para sa Radyo Periodico. Radyo Periodico, oras-oras na pagbabalita. The new age of music, it's fresh. Number one for smooth. More of your favorite hit music, next. Ito lang sa inyong bagong paborito. The number one station. 96.7. Back is the incredible. LLB. The best music and information station, DWFB-FM, Radyo Periodico, ang bagong paborito! Philippine Standard Time, it is now 11 minutes after 9 in the evening. And the time check is brought to you by Big Apple Resto. Now serving short order in Lugaw for takeouts, dine-in pulutan in the morning. Big Apple Resto, located Catanduanes. Good evening! Good evening, people, people, people! Good evening, good evening, good evening! Ano, medyo malungkot ang sambayanan. Dahil siguro sa... Hindi natin alam, no? Siguro sa frustration na hindi na... na-declare na Miss Universe, 65th Miss Universe, ang pambato ng Pilipinas na si Miss Maxine Medina. Well, very deserving naman siya sa ano na yun, ano, sa spot niya na yun, sa top 6. So at least pasok pa rin siya dun sa top 6. Pero itong talagang mga Colombiana, ano, mga sanay na sa mga gantong pageant. So second year